Good. Bagis. Yan. Hello sa lahat. Magandang araw. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Today is mayroon akong i-share na knowledge or idea. It's all about brick conversion ng motor. So, kung ikaw na nanonood ngayon at may balak kang gumawa ng conversion sa iyong motor na gamit lamang ang stock drum brake at wala kang budget na pang disc brake katulad ko, tapusin mo ang video na ito. I'm sure na makukunan mo to ng idea. So, shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber ng aking YouTube channel. Naway okay lang kayong lahat at patuloy lang tayo sa ating buhay. So, ngayon, i-discuss ko isa-isa kung ano yung mga gamit at step ng ginawa kong brake conversion sa aking motor. Actually, naka-install na ito, nagawa ko na yung conversion. So, ipapakita ko na lang kung ano yung step, ano yung mga gamit na at tools na kailangan nating i-provide para magawa ang conversion na ito. So, nagamit ko na siya, I think almost 1 year na. So far, safe naman siya. So, ngayon, proceed tayo sa motor. Doon, ipapakita ko yung conversion na ginawa ko. So, let's go! Okay, so ito na yung motor na ginawan ko ng brake conversion from foot brake into hand brake, RS125. So now is iisa-isahin ko yung gamit at step na ginawa ko sa conversion na ito. So unang bilhin natin is ang cable brake ng Mio. Ang cable brake kasi ng Mio is mahaba, so aabot siya doon sa baba. And then left handbrake. So yung bilhin nyo is yung may switch dito, yung makikita dito na portion. Sa akin is na sira na yung switch, para pag brake nyo is iilaw pa rin yung brake sa atras. So ngayon, yun na, cable brake and then left brake lever. And then dito walang pinagkaiba sa baba. The same pa rin. Kaya lang gagawa natin ng bracket dito. Itong bracket na ito is kung alam nyo yung pang-extend ng shock na ilalagay dito para tumaas yung shock. So yun yung ginamit ko para pang stopper dito. Ayan. So pinutol ko lang para mapasok ko yung cable. So ang unang gagawin natin para magawa ang conversion na ito is unang-una is babaklasin natin itong fairings dito sa harap para mapagapang natin ang brake cable ng Mio. Bahala na kayo sa diskarte kung paano nyo gawin. Kailangan na hindi siya maipit kapag liliko kayo, ganyan. Ayan. And then maapektuhan yung pagliko nyo. Kailangan hindi siya titigas or babara. Baka yun yung maging cause na madisgrasya pa kayo.
kailangan siguraduhin yung gagawing conversion. And then ano pa? Tools. Ano mga tools na gagamitin natin? So kailangan natin dito is kailangan mayroon tayong grinder. Kasi may portion na i-grind natin doon sa pinaka dulo ng cable brake ng MIU. So ipapakita ko ngayon kung saang portion yung i-grind. Ito. Ayan. So tatanggalin ko para kita kung saan yung portion na i-grind. So matigas. So ipopost ko muna yung camera. So ayan, natanggal ko na. So ipapakita ko dito kung saang portion magagamit yung grinder. Tanggalin natin muna to. Ayan. So yung, as you can see, ito yung pinagrindan ko. Mapukos, ayan. So yung stack kasi ng MIU is aabot yan hanggang dito. So need nating i-grind. Kasi mahirap pag lagari, yung metal na lagari yung gagamitin. Kailangan i-grind mo muna siya papunta dito ang ganun bago mo putulin para hindi ka mahirapan. At ganun din dito, i-grind din natin para lumusot siya doon sa ano, spring. Yan. Kasi pag hindi natin i-grind, yung play ng cable is napakaiksi. Dito lang yung ayan. Hindi mapokus lang. Yan. So kapag hindi natin siya nag-grind, hanggang dito yung metal na portion. Yan. So yung tendency is yan lang yung play ng cable from here to here. Yun lang yung play. So hindi kakapit yung brake mo kapag ganyan kaiksi yung play ng or allowance ng cable. So yun. Ito ay napaka gamit kapag ikaw ay gusto mag-convert ng yan brake tapos wala kang budget na pang disc brake. So ito is gamit ko na to for almost 1 year. So hindi pa bumibigay. At speaking naman sa kanyang kapit, it is okay naman siya. Nagdidepende yun sa pag-a-adjust mo na lang. Kapag ikaw ay naka-install na nito, so laro-laruin mo lang yung adjust niya. Pwede kang mag-adjust dito, i-advance mo itong arm niya, and then or pwede ring ito, pwede mong i-abante, i-atras, depende siya yun sa'yo. Hanapin mo yung pinaka-best na kapit niya, and then sa adjustment naman, magiging dalawa na yung adjustment natin dito. Pwede tayo mag-adjust dito, and then pwede rin dito. Yan. So dalawa yung adjustment ng ating brake na. Unlike sa foot pedal is iisa lang yung adjustment. Dito lang yung adjustment niya. So ibabalik na natin. Ito, ibabalik na. Papasok lang yan dyan. Yan. So, diba, as you can see, stoppers ang dating niya talaga. And then, lalagyan ng
washer. Yung washer na ito is siguro alam niyo kung saan to. Ito yung sa Allen bolts. Katulad din ng stock na brake. Yung setup niya. Yan, may spring, may cable. Ang pinagkaiba lang nga is nasa kamay na yung command or switch or anong tawag yan. So ito, dito yan. Ayan, papasok yan dyan. Ayan. Ayan, medyo nahirapan ako. Teka lang, wait lang. Post ko lang sandali. So ayan, naibalik ko na. So tip ko lang no, sa pagkabit nito, kailangan isagad mo muna yung adjust nung nasa handbrake mo. Pakita ko. Ito. Kailangan sasagad mo ito. Ayan. Iabanti mo yan. Doon. Kailangan sumalpak. Kailangan sasalpak yan dito. Pihitin lang yan. Para magkaroon ka pa ng second adjustment. Yung itong sa akin is naka-seat na kasi ito. So, papakita ko kung paano gawin. Yan, ikutin lang yan. Ikutin. Pasok. Yan. Ikutin. So, tapos hilahin ang cable doon. Yan. So, hihilahin mo rito. Yan. Mahirap kasi walang taga-video. So, yun. Sika, i-setup ko muna siya. And then, pakita ko yung kapit niya. Kung paano siya kumapit. So, ngayon, ipapakita ko siya kung paano siya nag-work. So ayan, yung kanyang kapit. So yun. So ganun lang mga sir ang setup ng brake conversion. Gamit pa rin yung stock drum. Naka drum brake setup pa rin siya. So i-review natin mga sir, mga boss. Handbrake na left handbrake na mayroong switch dapat sana. Kaso lang yung sa akin is bumigay na. So mayroong dalawang wire dyan na katulad ng ganito. Ganito. So itatap natin yan doon sa switch ng ating brake dito. Mayroong wire dyan. Dyan sa loob. Ito. So puputol lang tayo ng isang linya dyan na ipapagapang natin papunta doon sa switch niya. Dito. Ipapagapang din. The same method, pagapang pababa.
papunta dito. Yan. Then make sure na i-secured lang natin, i-tape natin para hindi mag-cause na ng short circuit. And then cable. Ayan, cable ng Mio, pagapang sa loob. Ayan, lumabas dito. So ayan, papunta dyan. So make it sure na align pa rin yung align yung brake nyo or yung bracket at saka itong arm. Make it sure na align siya. Kumbaga magkatapat siya. Parang ganito. Ayan. Magkatapat siya. Para hindi tumabingi yung cable. Para okay yung kapit. So, yun. So, ngayon mga sir, mga boss, is itatry ko siya para makita nyo yung actual na output niya or yung product ng conversion. So, papatakbuhin ko siya and then brake lang yung atras lang yung gagamitin ko na pang preno. Okay. Good. Bagis. Yan. Bagis mo. Yan mga sir, mga boss, kita nyo yan. Yan yung bakat ng gulong ko nung pag-break ko nung brake conversion na ginawa ko. So yun, at least mayroon kayong idea kung paano ito gawin na hindi na gagamit ng disc brake. Sa safety naman, almost 1 year ko na siyang gamit, so far hindi pa naman ako na simplang. Working good naman, so makikita nyo naman ano yung paano siya kumapit. So maraming salamat sa pagpanood ng ating video. Sa mga bago pa sa aking channel, hihingi ako ng suporta sa pamamagitan ng inyong pag-like and subscribe sa ating channel. So hanggang sa muli, maraming salamat at bye-bye.